Soundcheck, test mic, soundcheck, test mic. So welcome po ulit guys sa ating channel Stock Play. At bago po natin pag-usapan ang part 2 ng ating top trending stocks, ay huwag kalimutang pindutin ang subscribe button and syempre don't forget to pindot-pindot ang all button. No, ayan. So bali yung part 1 is nakapag-upload na po tayo kanina. So pwede nyo po siyang ma-check. Ayan. So dito sa may home or dito sa may videos. Ayan. So ito po siya, no? Yung pinaka-latest natin. Part 1 is consists of dito MM, ASEN, MRC, MYD, NIDC, FRUIT, PHA, MAC, SSI, FNI, and PSEI. So sa part 2, so 12 ulit po ito, no? Kaya ayun. Let's start. So syempre, don't forget to follow din yung aking account. So si Stock Play, no? Sa may Investagrams. Kung meron kang account dito, so free lang naman pong mag-follow, no? Wala namang mawawala. So follow na guys, follow, follow. Follow my account. So number 1 is PXP, no? So i-check natin to si PXP. So based dito sa kanyang daily chart. Okay. So medyo hindi makapanik eh, 'di ba? Right here, so hindi siya makapanik, guys. So nag-retest. Okay, so nag-retest siya rito sa may resistance pero ala. Okay, binuhusan lang din ano. So based dito, pwede nating or pwede tayong mag-adjust ng konti. Okay. So around here. Around here, guys. So dito sa may 14 ano, 14.1. Ayan. So basta malapit dito sa may 14 pesos, pwede na 'yon. Ayan. So resistance 'yan, no? Tapos meron tayo ditong trend line. So trend is our friend. Ayan. So palagi nating sinasabi, no? Gasgas na gasgas na. So dito support, which is trend line din, 1, 2, 3, 4, and possible 5. If ever na siya ay bubuhusan sa part na to dito, guys. Ayan, sa may trend line, ano? So take note, guys. Kung papansinin natin, this is what? This is ascending triangle pattern. Right? So sa part na to is nag-breakout siya kahapon, ano? This is ascending triangle pattern. So meaning possible continuation pattern, no? So sa part na to, since siya ay nag-breakout, so that's why siya ay may pullback. So pullback to, guys, no? Pullback kay PXP. So sa last ano natin, sa last candle natin kay PXP, so para siyang shooting star, no? Shooting star here. So possible reversal pattern. So kung siya ay reversal pattern, pwede. Okay, pullback muna tayo rito. Ayan, so pullback tayo. So yung first is here. Okay, sa may support natin, 13.3 pesos. Okay, so dito yun, ano? Ayan. So we have 1, 2, and 3. 13.3 pesos. At kung hindi mag-hold dyan, edi possible malaglag pa tayo rito. Kaya sa may trend line natin, ano? Kaya around here, sa may 13 pesos. Okay. O, dyan. Kasi trend line yan eh. Diba? So, next is si moving average. So, dito is medyo malayo, ano? Si moving average, malayo. 50, 100,
Tapos, si 200. Okay, malayo pa naman. Okay, malayo. Okay, cloud. So, still, kung papansin ninyo, pataas ng pataas, no? Si upper cloud. So, i-trace out natin. Pataas. Sideways. Tumaas. Tapos, bagsak ng konti. Then, boom. Okay. So, pataas ng pataas, guys, diba? Yung ating upper cloud. So, meaning, so, possible nga is mag-continue pa to sa pagtaas. Okay. So, yun nga lang dapat masustain to. So, dapat siya ay nakabuka, no? Si cloud. So, pagka kasi nag-converge to, si upper cloud at si lower cloud. So, meaning possible, magre-reverse na yung momentum, no? O, yan. So, since makapal pa naman, so, meaning, in short, siya ay bullish pa rin, no? Right now. O, yan. Tapos, dito naman kay RSI. So, pullback tayo ngayon, ano? So, right here, nasa support. Okay? Kay PXP. So, siya ay nasa support. So, we have 1, 2, 3, 4, and 5, and 6. Hindi ba? So, tignan natin, ano? So, based dito, nag-rehate siya ng ano eh. Ng channel, ano? So, may channel dito, guys. Ayan. So, bali, ano to? Support, no? Kay PXP. Ayan. So, dito naman. Okay. So, balik tayo sa... Ayan. Kay MACD naman pala tayo. So, dito naman kay MACD. Kung papansinin natin, so, nagko-converge si MACD line at signal line. Diba? So, super close, ano? Close. Tapos, kung titignan natin si histogram, higher lows. So, this is a good sign, ano? Na siya ay possible na mag-flash ng bullish crossover. So, tignan natin next week, especially sa Monday. This is very crucial na. Ayan, tapos sa volume, so medyo ala eh. O, diba? So, binuhusan dito based sa volume. Pero kung titignan natin dun sa may MACD, so medyo close eh. So, yun nga lang, baka biglang mag-flip pababa. So, tignan natin, ano, nakadepende kasi yan sa may demand eh. So, pagka may demand, edi syempre, tataas yung price, no? So, dito yung support natin is, so, possible support is here. Right here, support. So, tingnan natin, ano? Ayan, series of touches, eh. Tapos, yung next is, so, possible dito na. Right here. So, dito, guys. Diyan. Support. So, tignan natin sa Monday, no? So, ayan. Save natin. Save. So, wait lang. Wait. So, next natin is So, wait lang. Now, so, dito naman kay now, guys, is, ayun, so, binuhusan siya, no? Still, nasa support, diba? So, right here, siya ay nasa support. Tapos, meron tayong trend line. Or channel, ano? Ayan, since, ano ba to? Ayan, since November. So, nag-create si now ng channel, right here. Ayan. Support is here sa 4.7. Support dyan. Horizontal support. Pero pagka hindi nag-hold, edi
dito na tayo. Ayan, sa may trend line, ano? Sa may 4.55 pesos. Ayan. Kasi trend line yun eh. So, we have 1, 2, 3, and possible dito yung 4. Diba? And sa part na to, okay, kung papansinin natin, still right here, lower highs, no? So, we have high, lower high, lower high, then pop out dito, oh. Diba? Resistance, eh. So, tingnan natin, guys. So, bali, ang nakikita natin dito na pattern, so, possible, so, what do you think? So, sa akin, so, in my view, so, possible, siya ay mag-create ng left shoulder, head, tapos, right shoulder. Ayan. So, possible, inverse head and shoulder pattern. Same lang kay dito, guys, no? Okay, pareha silang sideways. So, tingnan natin to kung paano magre-react sa market or yung mga ano, no, yung mga buyers and sellers, kung sino ba yung mas lamang dito sa part na to. So tingnan natin, mas may edge, ano, si dito. Ayan, kasi siya ay nagpo-push, so pinupush through siya pataas, ano, to retest the huge resistance. So dito naman kay now, so pull back muna siya. Okay, so wala pa tayo ditong support na talagang medyo masasabi nating siya ay magre-reverse, no? So ito nga lang 'yun, yung sinabi nating support kanina sa 4.7, okay, malapit dito. Or here sa part na to sa 4.55. So tingnan natin, ano? Ayan, kasi channel ito eh, uptrend channel. And kung papansin ninyo, so this is for bullish perspective. So kay bearish perspective naman, guys, so kung siya ay bearish, so burahin natin to, si inverse head and shoulder pattern, ano? So kung buburahin natin yung possible, so we have here the pole, and here's the flag. Okay, so we have here the pole, tapos ito yung flag. So meaning, guys, possible din bear flag, no? Pagka bear flag, so meaning nun possible continuation pattern pababa, no? So, just in case na siya ay hindi mag-hold sa part na to, support. So, dito siya, push. And, pagka hindi nag-hold sa part na to, push ulit pababa. So, meaning, continuation pattern nga, no? O, ayan. So, tignan natin kung sino ang pagpi-play out dito. Si bear ba? Or si bull? Bull or bearish perspective? Or bullish perspective. So, tignan natin, ano? Let's see. Ayan. Lower high pa rin naman eh. Diba? Ayan, no? So, tignan natin. Let's see. Tapos, ang moving average, 50. Support. Okay. So, medyo malapit lang dito, no? 100. Medyo malayo. 200. Mas malayo. Ayan, still intact pa naman yung trend. Tapos kay cloud, so medyo nagko-converge, no? Right here. So nagko-converge. So tignan natin, guys, kung siya ay tataas yung kanyang trajectory, ano? Ni upper cloud. Ayan, kasi nagko-converge eh. Right here, oh. Diba? Super nipis. So pagka manipis, guys, so medyo ano yan, medyo delicate pag gano'n, ano,
No, ayan. So, tignan natin. Tapos, dito sa ating RSI. So, nag-pull back, guys. Ayan. So, parang hirap siyang makapanik dito sa part na to. Ano? Kasi trend line to, yun. So, we have 1, 2, and 3. Tapos, nag-retest. Oh, lumos, ano? Okay. So, dito. Pero matindi yung kanyang rejection. So, that's why siya ay lumiko pababa. Pull back. Ayan. So, pagka hindi nag-bounce, since siya ay nasa support, edi sell off tayo dito. Ayan, sa may next support. No? Tapos, so, dito naman kay MACD. So, siya ay nag-bullish crossover. Pero kung titignan natin, parang naglalaylo ulit eh. Sa histogram, no? Ayan. So, dito kay histogram, still intact pa naman din. Higher high eh. So, yun nga lang, sustainable ba? Kasi, si MACD nga is lagging indicator yan, no? At kung papansinin natin sa may price action, so, 3 consecutive red candle. Red candles, no? So, take note. 3 consecutive red candle. And sa volume, kung titignan natin sa volume, so, wala eh. Hirap eh, diba? Ayan, hirap makapanik, guys. Right here. Tapos, meron pa tayo dito sa part na to. Ayan, no? So, bali yung support, wala tayong support dyan. Okay, kasi, ayan, kasi wala naman nakabaloktot dito na parte. Eh. So, bali ang support natin kay now is here. Ayan, so medyo malayo pa na. Let's see. Tapos, next is si C. So, dito naman kay Chelsea. Okay, so still holding on pa rin dito. So, nag-break out sa ating channel, which is uptrend, no? Diba? Ayan, no? So, break out dito. So, we have okay, trend line to eh. Break out, ayan, no? Okay, so we have here the breakout. Pero kung papansinin natin, guys, so, siya ay parang binubuhusan right now. So, this is very crucial kasi kung di siya mag-hold sa may part na to, sa may 5.5 pesos, so, possible babalik sa loob ng trend line. Dito, guys. So, next support sa 5.2 pesos. Okay, so dito, guys. Right here. Boom. Pero still, kung papansinin natin, intact pa naman. Still sideways pa rin eh, diba? Still sideways pa rin yun, guys, no? Tapos, nagkikreate siya ng possible inverse head and shoulder pattern, ano? So, tignan natin kung magpe-play out siya. Ayan. Let's see. Ayan, no? So, we have low, tapos lower low. Tapos, low, higher low. So, yun nga lang, pagka nag-sell off to na nag-sell off, syempre, may invalidate na to. Pero, still, right now, siya pa rin ay sideways. Kung papansinin natin, ano? Ayan. So, tignan natin kung siya ay mag-hold dun. Tapos, sa moving average, support, ayun, no? Okay, malapit lang. So, dito sa gawi sa 5.4 pesos. So, dito sa ating 50-day moving average and 100. Malayo, 200. Layo. Ayan. Tapos, kay Cloud. Check natin si Cloud. So, this is very crucial, ano? Ayan. Kasi, super lapit niya dito sa may cloud niya. And kung papansinin natin, si Upper Cloud. So, ito yun, ano? Si upper cloud at si lower cloud is nagko-converge. So, tignan natin kung saan pupunta
yung kanya trajectory, sa baba ba or sa taas. Okay, so tignan natin, ano, let's see. Ayan, tapos so dito sa ating RSI, kung papansinin natin, so nag-breakout nga dito sa may downtrend line. So yun nga lang, pullback, di ba? Breakout tapos pullback. So ang support natin is here. So let's see, ano, kung siya magre-retest dito sa kanyang support. Diyan. Ayan. Tapos kay MACD, higher low. Okay? Histogram, tapos medyo nagko-converge si MACD line at signal line. So tignan natin, ano, kung sustainable ba to. Tapos sa volume, so sa volume naman wala tayong masasabi rito. So bakit natin nasabi yun? Wala eh. Binuhusan, guys, eh, diba? Ayun, no? Boom. Tapos bounce, boom, bounce, boom, wala eh, diba? Lilo eh. Oh, delicate stone. So kung siya ay bullish, edi dapat mag-print out siya ng higher high, higher high, higher high. So sa part na to, isa pa lang eh. So we have here isang higher high pa lang, no? High, higher high. So hindi pa siya definite na siya ay bullish based dito sa volume, kasi nga binuhusan eh. O, di ba? So yung next natin, si PHR. So dito naman kay PHR, so i-check natin si PHR. So based dito, okay, so medyo nag-bounce siya, no? Okay, malapit sa may support. So yung support natin is here sa 2.9 pesos. Pero still lower highs pa rin siya. So we have high, lower high, lower high. So meaning still bearish, ano? Kung titingnan natin to. So let's check sa 1-hour chart. So based dito, okay, kung titingnan natin to, so meron ba tayong trend? So tingnan natin. Okay, so parang nagkikreate siya ng ano eh, symmetrical triangle pattern eh, di ba? Ayun, oh. Di ba? So tignan natin kung saan magbe-breakout. Eto, no, si triangle pattern. So pagka sa taas, edi bullish, no? So pagka nag-breakout dito, bullish. So pagka naman sa baba, eh delikado 'yun, ano. Ayan. So yung support natin sa 2.9 pesos. Tapos yung next resistance kay PHR is here, 3.25 pesos. Okay, so dito, guys, right here. Diyan. Tapos let's go back sa daily chart. So dito i-check natin, ano, since siya ay nasa downtrend line pa rin, so don't expect too much. Pero possible. So sana, ano, sana is mag-breakout siya dito sa may taas na to. May triangle pattern, no? At mag-retest dito sa may downtrend line for the breakout, no? Ayan. Tapos moving average, so medyo malapit, 100, 200. No, so, ayan eh. So tingnan natin, guys, ano? So let's see kung makakapanik sa Monday, you know, dito sa may taas ng 200 day moving average. So this is very 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 crucial for PHR. So dapat makapanik siya rito sa may taas ng 200 day moving average. Ayan. Tapos kay Cloud, ayan. So still sideways pa rin si Cloud eh. Ayan, so no definite
pattern, no? Still sideways. Ayan. Tapos dito kay RSI, lower highs pa rin, guys, no? So support siya right now. So pagka hindi nag-bounce sa Monday, so pagka hindi nag-bounce, no? Kay sa Monday, ede sell off tayo rito. Ayan, sa may next support. Ayan. Series of touches to, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And possible dito, no? If ever nga na hindi magpa-bounce. So kay MACD naman, so kay MACD, bearish crossover, guys, eh. So tingnan natin, ano, kung siya ay magpi-flip pataas. So tingnan natin. Ayan, kasi lumalaban to sa may 200, eh. Ay palaban, ano? Mayroon siyang pinaglalaban, guys, si PHR. So dito naman, okay, wala pa rin tayong higher high, eh. Kaya still bearish pa rin, no? High, lower high, wala. Ayan. So still bearish pa rin. So next naman natin is PHR, tapos si ABA, ABA. So dito naman kay ABA, so i-check natin siya in a retest. Retest dito, guys, ano? Right here. Oh, ayan, so meron tayong trend line dito, which is downtrend, no? Since 2019, 1, 2, 3, 4, and 5, diba? So kung titignan natin, heavy rejection. Ayan, so parang spinning top siya, no? Spinning top right here, diba? So nag-retest lang, tapos wala. So ang support natin for this one is here. Support 0.63, no? Tapos yung second support is here, 0.6. So ayan. So bali dito. Okay, so since meron tayo dito ng triangle pattern, ayun, so na-reach na yung ating target price. 0.63, ano? Ayan. So trend line, so meron bang trend line to? So parang meron, ano? Meron ba? De check natin. Ayan, so possible ito yung support based dito sa may trend line, ano? 1, 2, 3, and possible dito nga dyan, guys, no? Sa may 0.63 to 0.62. okay, so pwede dyan, guys, no? Ayan, basta malapit dun. Tapos sa moving average, 50 100 and 200, okay, sa possible golden cross. Golden cross right here. Pero take note, siya ay rejected, ano, sa may downtrend line. Kaya possible rin mag-pullback muna tayo bago mag-retest for breakout. So tignan natin, ano. Let's see. Tapos kay Cloud. Oh, ayan. So very evident naman, ano. Si ABA or si ABA is markup piece na. O, diba, pataas na yung kanyang trajectory ng cloud. Pataas ng pataas yung ating upper cloud and si lower cloud. Ayan. Tapos, so dito naman kay RSI. So, retest to. Pero rejected, eh. Base ating price action, no? So, kung di makakapanik, edi pullback muna tayo. Dito. Ayan. Series of lower highs, high, lower high, lower high, no? Series of lower lows, low, lower low,
lower low, lower low, no? Still bearish. Kung titingnan natin, no? Ayan, kasi sideways siya right now eh. Ayan, kaya ano siya, parang bearish siya dito sa part na to. Tapos kay MACD, so medyo sideways eh. Right? Sideways dito sa may histogram. Tapos eh kay volume. Ayan, parang top out siya dito eh. Top out, no? Right here kasi resistance to eh. So pagka nag-breakout dito guys sa may ano natin, sa may sa ating resistance, ede wow. So grabe to guys. Okay? So pagka nag-breakout dito yan, super bullish ano, si ABA. So tignan natin kung siya ay mare-reject or breakout. So ayan. Save natin yan. Tapos yung next is si ATN. So bakit kaya trending ito sa ATN? So baka pinush na. So let's see. ATN. Na kaya pala. So hindi siya nakapanik guys, no? So we have here the huge cup pattern, ano? Okay, parabolic guys. O, diba? So based dito, kung titignan natin, so meron ba tayong trend line? So let's check first. Let's check. Meron ba? So parang wala naman ata. Meron ba? Okay. Okay, so possible ito, no? So we have here since nung April, no? So we have 1, 2, 3, 4, 5, and 6. 6 touches, no? So that's why siya ay nag-pull back. Ah, diba? So dito, kay ATN, siya ay nasusupport right now. Ayan, so dito malapit sa may 0.97, ano? So kung hindi mag-hold dyan, ede possible dito tayo. So next support 0.87. No, ayan, so possible din niya ano. Ayan, kung titingnan natin. Ayan. 0.87 yung next. So pagka naman nag-bounce ede ayan, sa 1 peso tayo. 1 peso okay, around here. Right here. So pagka nag-bounce, no? Oh, ayan. So tignan natin sa Monday. Tapos so dito naman sa moving average, so medyo malayo. 100, 200 layo eh. So kay cloud naman. So still oh, ayan, pabuka ng pabuka na si cloud. So this is a good sign. So yun nga lang, pagka nag-flip si upper cloud pababa, so bad sign yung pagka ganun, ano? So pagka nagko-converge si upper cloud at si lower cloud, so meaning possible reversal pattern pagka ganun guys. Pagka nagko-converge si upper cloud at si lower cloud. Tapos dito series of lower highs, no? High, lower high, lower high, lower high. Tapos we have here lower low, low, lower low. So sa part na to, this is very crucial since siya ay nag-top out dito, no? Top out. Okay, so top out dito. Double top, no? Double top pattern, so that's why siya ay na-reject. And sa part na to, wait, siya ay nasa support right now. Support, yan. So pagka di nag-hold or hindi nag-bounce, edi sell off ulit tayo sa baba. So possible dito na. Ayan, sa part na to. O, ayan. So pababa yung trend eh, no?
lower highs and lower low. So yun nga lang, this part is very crucial, no? So pagka nag-print out to ng isa pang lower low, super bearish pagka ganun, ano? So let's see. Tapos meron pa tayong trend line. Okay. So baka lang naman meron, ano? Meron. Okay, so parang meron nga, ano? O, ayan. So possible ito. So we have 1, 2, 3, and 4. So possible dito. Ayan. Or dito sa part na to. Ayan, pagka hindi nag-bounce, no? Si ATN. Tapos, so dito naman, so we have high, tapos lower high, no? So meaning, possible bearish divergence. Okay. Lower high, tapos dito, higher high. Higher high. High, higher high. So bearish divergence, no? Same dito kay RSI. Lower highs, tapos higher high sa may price action. So meaning bearish divergence, no? Bearish divergence pattern kay ATM. So that's why siya ay nagpo-pullback. And at the same time, siya ay nasa trend line. Ayun. Tapos dito naman kay volume. So grabe guys to, no? Binuhusan. Double tap. Double tap here. Tapos, ayun. Massive sell-off. Sell-off, guys. Kay ATN, no? So, ang support. Ayan. So, support to, guys. Right here. So, sana mag-bounce, no? Kasi, pagka di nag-bounce yan, delicates. Baka, ma-push through pa, pababa. So, tignan natin. Tapos, yung next, si Nickel, no? Nickel. So, dito naman kay Nickel, guys. Kung papansinin natin, so, meron din tayong trend line, no? Since, ano ba to? Nung October pa. So based dito, shooting star. Shooting star candle. So possible malaglag tayo sa may support. So ang support natin is here. So dito guys, 4.47. Malapit dito guys, ano, kasi trend line to eh. So trend line to since nung October. Diba? So, sa part na to, i-check natin kung meron tayong bearish divergence. Ayan, kasi nagpo-pullback siya. So, meron ba? Ayun, so meron nga, ano, ito, oh. High, tapos lower high dito kay MACD. So, that's why possible. Bearish divergence. High, higher high, no? Bearish divergence, guys. So, possible nga dito sa may support tayo. 4 point, ano ba to? 5. Okay. Basta malapit dito guys, no? Diyan. Kasi trend line to eh. Ayan. Tapos, sa moving average, 50, 100, tapos 200. So, still intact pa naman sila, no? Tapos, kay cloud, sa medyo flat. Flat, flat. Okay, sa upper cloud, flat. And sa lower cloud, flat din. So, pagka nag-converge to, okay, pagka bumagsak, si upper cloud pababa. So, delicates pagka ganun, ano, sell off. Nagre-reverse yung momentum pagka ganun. Tapos dito, siya ay nasa trend line, no? This is very, very, very crucial since February pa to, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. So, ang dami guys. Ayun pa yun.
Okay? So, pagka nalaglag, kaboom, no? Sell off yan. Massive sell off, guys. Pagka hindi nag-bounce pataas. So, pagka nag-bounce, ede good. Pero pagka hindi, at nalaglag, delicate yan, guys. So, tingnan natin, ano? Since siya ay lower highs pa rin right now. High, lower high, lower high, lower high. O, ayan. So, this is very crucial, no? Tapos, kay MACD nga, possible bearish crossover. Right here. Na yan. So, malapit na. So, tingnan natin, ano? Judgment day sa Monday. Kay Nickel. Na yan. Tapos, volume. So, medyo top out din to, guys. Diba? Top out. Double top, no? First and second. First, tapos second. Na yan. Support. So, ang support natin is... So, ang support... So, possible dito, support, no? Diyan. So, next natin, CHP. So, dito naman kay CHP, siya ay nasa... Ayan. Channel, ano? Which is uptrend. Tapos, so, para siya nagbabounce. Ayan. Trend is our friend, no? So, palagi natin sinasabi, trend is our friend. So, dapat, dito tayo magpo-focus kung mayroon siyang trend. So, sa part na to kay CHP, based dito sa may daily chart, so, mayroon tayong trend line. So, we have 1, 2, 3 and possible boom, no? Bounce. Possible bounce to, guys, kay CHP. So, if ever na siya ay makakapanik, so, meron tayo dito ng tinitignan na resistance sa 1.75. Okay, around here, sa part na to. So, we have 1, 2, and possible dito 3. Okay, so, tignan natin kung magbe-breakout sa Monday, no? Diyan. Tapos, kung trend lang yung ating pag-uusapan, edi ang possible target for this one is here. Sa 1.9, ano? 1.9. So, we have here series of touches, 1, 2, 3, 4, and 5. And possible nga dito, 1.9, guys. If ever na siya ay magpe-play out, no? No, ayan. Tapos, sa moving average, 50, 100, so medyo malayo, 200, layo, ayan, no? Pero still siya ay intact pa rin naman, no? Ayan. So, kay Cloud, medyo flat, no? Take note, medyo flat. Sino yung flat? Okay, wala ko sinasabi kung sino yung flat, ano? So, based dito, ayan, parehas. Si upper at si lower cloud. Flat, guys. So, pagka ganyan, take note, siya ay nagkikreate ng support and resistance. Ayan. So, tignan natin, ano, kung siya ay tataas pa ba yung kanyang trajectory, no? Ni upper cloud at ni lower cloud. So, tignan natin. Tapos, dito, push, okay? So, nakapanik na dito at nag-create ng higher high, tapos higher low. No? Good. So, yun nga lang, meron tayo dito ang tinitignan na resistance. Ayan, sa may 57, ano? So, tignan natin kung siya magre-retest dito. Tapos, so, kay MACD naman, lower high dito sa may histogram. Lower high. Tapos, medyo nakabaloktot na rin to, no? Si MACD line. So, tignan natin. Ayan. So, based dito kasi, parang ano pa rin siya. Hindi pa rin nagpe-play out si bearish divergence, no? Lower high dito, tapos sa may, ano natin, sa may price action is higher highs.
So let's see. And sa volume, so double bottom to eh. Right here. Okay, so double bottom. 1 and 2. Then bounce. So next is here. Okay, so may resistance. So medyo malayo pa naman. So let's wait and see the magic. So yun nga lang kasi kung papansinin natin, lower highs pa rin eh. High, lower high. So tingnan natin, no? Yan, kasi sabi nga natin, trend is our friend. So kung magpe-play out to, de let it be, no? Ayan, so tingnan natin. Save. Tapos yung next, si green. So dito naman kay green guys. Okay, so meron din tayong channel here since nung July. Series of touches 1, 2, 3, 4, 5 and possible nga dito 6, okay, around here sa 2.5, no? Okay, so malapit dito 2.5 pesos. So let's see, ano, kasi lower highs pa rin naman eh. High, lower high, diba? Okay, yan, so tignan natin at saka magko-correct dito, possible, ano, yan, sa may trend line. Tapos yung resistance natin, if ever na siya ay mag bounce na pataas, so ito yun, 2.9, ano? 2.9 pesos. So dito guys yung ating trend or yung ating resistance right here. Diyan, no? Tapos, so syempre kung papansinin natin, mark up pace na to guys eh. Diba? So super taas na nung kanyang price based dito sa ating COVID crash. Ayan sa may ano natin, ano, sa pinaka lowest price dito. Ayan sa may part na to. So let's check sa moving average 50. Okay, so malapit dun sa may sinabi natin, ano, na trend line. Ayan 100, tapos 200. Ayan, so still intact pa naman. Tapos kay Cloud, ayan, so yun nga lang, medyo flat na rito kay Cloud. Diba? Ayan, no? Flat parehas. Tapos si Upper Cloud, kung papansinin nyo, so para siyang bumabaluktot pababa. Ayan, no? Diba? So tingnan natin kung makakaano siya, no? Kung magbabounce ulit pataas yung kanyang trajectory. Tapos, so dito naman kay RSI, ayan, so nabasag na guys, no? This is bad. Since nung March, so meron tayong trend line 1, 2, 3, and 4. Breakdown guys, ang nangyari dito. So this is bad. Lower highs, lower lows, tapos nabasag sa or nabasag yung kanyang trend line. So on support, syempre dito, right here. So tingnan natin kung magba-bounce, ano? Let's see kung magpapakita si relief bounce, no? Oh, ayan. So tingnan natin. Nabasag yung trend line. Tapos lower lows dito sa histogram. Tapos nagda-diverge, naghihiwalay si MACD line at signal line, no? Tapos sa volume, so medyo hindi rin maganda yung volume niya. Sell off guys eh. Ayan, no? So hindi makapanik sa part na to right here. Ayan, so siya ay nasa support right now, di ba? Ayan, no? Support. So pagka hindi nagbounce eh, de sell off to for sure right here. Ayan, so tignan natin, ano, let's see sa Monday. Tapos yung next is, okay, so last 3 na.
Das 3 na lang. SHLPH. Ayan, si Shell. Pilipinas, Shell. So, dito guys, kung papansinin natin, okay, so base dito. Okay. So, meron na ba tayong breakout kay Shell? So, check natin, no? Ayan. Okay, so based dito, wala pa naman tayong breakout since 2017. Okay, so we have here series of lower highs. High, lower high, lower high, lower high, lower high, lower high, lower high. Tapos sa part na to, medyo nagsa-sideways, no? Ayan. So, i-check natin dito. Ayan, sa may baba. So, based dito guys, right here. So, ang pinaka-resistance natin dito is, so, possible, eto. Okay, sa part na to guys. Ayan. So, dito malapit sa 21 or 22 pesos. Diyan. Support, syempre, dito. Right here. Support. Diyan. Sa may 20 pesos. No? 20 pesos guys. Okay? So tingnan natin ano. Kung siya ay magbe-breakout ba or pullback muna tayo sa may support. Dito guys, right here or breakout. Breakout to retest the downtrend line, no? So tingnan natin. So possible dito. Dito guys. Ayan. So let's see. Let's see kung siya ay magbe-breakout, no? Tapos, so i-check natin si moving average, 50, 100, 200. Okay, so nagko-converge na rin to, no? Si 3 moving average. Diba? O, oh, ayan na. Tapos, fresh breakout dito sa may 200 day moving average. So, yun nga lang guys, dapat siya ay masustain, ano? Na siya ay nasa taas ng 200 day moving average. So, tingnan natin. Tapos, kay Cloud. Okay, so medyo pataas na rin yung kanyang trajectory, no? Hindi ba? Right here. So, pataas na rin guys. So, yun nga lang. Hindi pa nababasag yung ating ano eh, downtrend line ano. So let's wait. Tapos so dito naman kay RSI overbought na siya. Overbought. So based dito guys, kung papansinin natin, so siya ay nasa resistance na. Based dito sa kanyang past performance, no? Ayun, no. So, na-hit na guys. So, we have 1 and 2. 2 touches. Diba? So, kung tataas pa yan, edi bonus, no? So, yung mahilig sa mga bonus, edi maghintay. So, yung mga mainipin, edi magbenta na. Diba? And sa part na to, kay MACD, lower high dito sa may histogram, right? Tapos ayan. So still pataas naman si ano no? Si MACD line. Eh sa volume. So dito sa volume wala tayong masasabi. Super bullish. So grabe guys yung volume na to no. Talagang pinush, push, almighty push. Ayan, breakout eh. Bullish, no? So, merong demand to kay SHLPH. Tapos, so last two. Next one is SCC. So, i-check natin to. SCC. So, dito naman kay SCC. So fresh breakout din to eh, di ba? Since ano to 2017.
So pagka zoom natin to guys, let's zoom. So throwback siya right now, ano? Ayan, sa may support. Okay, malapit dito sa may 12 pesos, di ba? So tignan natin kung mag-hold dyan. So paano pagka hindi nag-hold? Eh, syempre sa may next support tayo. So ang possible na next support is here. Okay, so dito guys. Dito. Sa 10.9 pesos. Okay, so tignan natin ano. So medyo binubuhusan siya right now eh. Tapos sa moving average. Okay, support malapit nga dito. Tapos 100, 200. Alright. So dito kay 200. So kung titingnan natin, so parang nag-close ulit dun sa may, ayun, sa may baba ng 200 eh. So this is critical, no? So pagka guys, sa next week, pagka siya ay nahulog sa may baba ng 200 day moving average, this is a bad sign. Pagka ganun, ano? Ayan, so tingnan natin. Ayan, nakalawit na dun eh. Nakalawlaw guys. Pagkalawlaw, mahirap yun, ano? Ayan, so tingnan natin. Tapos, kay Cloud. So, kay Cloud naman. Okay, so nagkikrehit din to ng base eh. Diba? Right here. So, tingnan natin sa Monday, no? Kung siya ay mag-hold or bubuwasan dito sa may next support. Tapos dito, so parang siya ay bearish divergence, no? So we have high, lower high, okay, sa may indicator. Tapos sa price action, higher high, no? High, higher high. So possible, this part is due to bearish divergence pattern. And as well, so meron tayo ditong trend line, no? So, dalawa yun. Confluence. So, sa part na to kay RSI, so, medyo malapit tayo dito sa may support. Pero, still, lower highs and lower lows pa rin tayo. So, meaning bearish, no? Sa part na to. Tapos, so, dito naman kay MACD, so, bearish crossover. This is not a good sign, ano? Ayan, no? Bearish crossover, tapos, yung ating momentum kay histogram, so from positive, siya ay nag-flip na into negative. This is a bad sign, no? Bearish, based dito ay MACD. Tapos sa volume, so medyo pinush sa taas, okay? So we have here the bounce. So yun nga lang, sustainable ba? Ayan, kasi triple top to eh. Diba? So, reversal dito eh. 1, 2, 3. Triple top. So, that's why binuhusan din siya sa may part na to. So, kung siya ay makakapanik na talaga, dapat mag-print out to ng higher high dito sa kanyang volume. Ayan. So, tingnan natin. Ano? Let's see. Ayan. So, tingnan natin. Tapos yung last, si AXLM. Si Axelum. So, ito naman guys, pinush upside eh. Ayan, so that's why siya ay trending. No? Pinush upside eh. Support, tapos nag-bounce. Bounce sa may support. Super huge, no? Ayan, no? So, almost ano siya, no? Maruboso candle. So, yun nga lang, eto, medyo may wick sa may taas at baba. So, yun nga lang, super liit. Diba? So, almost, ano siya, negligible na, kumbaga. So, kung susukatin natin yan, from here to this, ayan, so, almost 8%, no? Yung kanyang swing. Upside swing, guys. Ayan. So, i-check natin yung kanyang resistance. So, based dito,
So grabe rin to guys, ano? Double bottom pattern to eh. 'Di ba? So sabi natin possible double bottom pattern. So nag-play out na nga. Ayun, no. So nag-break out, no, right here. So that's why guys, eh, palagi natin chine-check yung kanyang macro view or big picture analysis, ano? Okay, para makita natin yung kanyang trend kung siya ba ay nasa markup phase, kung siya ba ay nasa markdown phase, or siya ba ay in accumulation, or siya ba ay nasa distribution phase na. So based dito sa part na to, okay, tapos na tayo sa may accumulation phase. Okay, so sa part na to, siya ay nasa markup phase na si Axelum, no? So bali sa part na to, siya ay nasa, okay, possible resistance to guys, right here, 3.75, no? So pagka nag breakout dyan, so what's next? So possible dito na, right here. Okay, so possible dito muna tayo, dito guys, dito sa may 4 pesos, tapos yung next is here, right here. Okay, so dito sa may 4.2. Ayan, 4 pesos, tapos yung next 4.2 pesos. O, ayan, this is very definite, ano, yung kanyang itsura. Okay, parabolic guys. Big, ano yan, big cup, no? Right here. O, diba? Okay, parabolic siya. So, sa part na to, since meron tayo ditong double bottom, so, syempre, ang pinaka-target price natin dyan is yung height ng kanyang cup, no? So, bali, nung sinukat natin yan, ang pinaka-target price is 4.35. Okay? So, malapit dun, guys. Dito sa part na to. Dyan. So, ayan. Tapos, sa moving average, 50, 100, tapos 200. So, we have here the golden cross. This is a good sign, ano? Mark up pay siya right now. So, syempre, sa ano kasi, sa stock market, talo ang mainipin. Di ba? No, ayan. Tapos dito, still bullish pa rin, ano? Si cloud, okay? Patas ng pataas yung kanyang upper cloud and lower cloud. Bullish, no? Bullish. Tapos, KRSI. So, overbought. Pero still kicking off pa rin, ano? Ayan. Super bullish to, guys. So, yun nga lang, kung papansin ninyo, parang o, trend line to eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. So, pagka binuhusan to, edi, syempre, channel to eh. Diba, trend to guys. So, possible, pagka nag-pullback tayo, dito, right here. Diyan, no? Tapos, okay, so, kay MACD, so, nag-print out ulit siya ng higher high. So, yun nga lang, nasa resistance na eh, sa price action, ano? So, tignan natin. Sa volume, okay, so, grabe to. Grabe, guys. May demand to, ano? Ayun, pataas ng pataas yung volume eh. So, sa Monday, ang pinaka, ano natin dito, aabangan natin is yung breakout. Kung breakout ba or pullback, no? Dito sa may resistance. Ayan. So, I think tapos na po tayo sa ating part 2 ng ating top trending stocks. So, bukas po ulit. Kita-kita tayo sa dalawang videos. So, I think baka blue chips muna tayo, no? Tapos, baka magdagdag tayo ng kay dito. Big picture analysis kay dito. Ayan. So, anyways, good evening. Salamat sa pakikinig. See you sa next video. Bye-bye.